Hello everyone, welcome and welcome back to my channel Flavors of Pinas. Ngayong araw na ito may panibago na naman tayong recipe na pag-aralan, na recipe na napakasarap at nakakaubos ng kanin sa sobrang sarap. Ito ay murang halaga pero napakasarap. Bago natin puntahan ay makikisuyo lang, pakilike mo na. At syempre, may share, pakishare na. Para makikita sa lahat ng mga friends nyo kung ano ang mga nakikita at nalalaman nyo. Syempre, huwag kalimutan, pakisubscribe. May bell sa gilid. Yan, pindutin na. At diretso, hit na all sa itaas para manotify kayo sa lahat ng mga videos na bagong upload ko. Ngayon, mga ka-flavors, ipakita ko na sa inyo. Ayan, magluluto na tayo. Pero ang unahin natin ay magpainit tayo ng kawali. At kung init na yung ating kawali, ilalagay na natin yung ating mantika. Medyo lutuin natin ng mabuti yung ating tuyo. Ayan yung tuyo. Pero kailangan lang talaga, sakto talaga sa pagluto. Yung lutong-luto talaga, basta huwag sunog. At kailangan lutuin ng mabuti. At huwag lang ilaw. Kaya, kailangan talaga lutuin natin para hindi siya malansa. Ayun, ganyan lang. Tapos, i-arrange natin para ma-occupy ang space at hindi aksaya sa mantika. Ganyan lang. At pagkatapos, kailangan natin lutuin ng mabuti. At kung iyon ay golden brown na, babalik ka rin natin. Yan. Para itong luto talaga yung ating tuyo. Pagkatapos ay i-arrange na naman natin ng mabuti sa pagbaligtad natin para lutong-luto talaga yung ating tuyong isda. Pagkaluto na, ilagay na natin sa lalagyan. At maghanda na tayo para sa ating mga gagamitin sa pagluluto ng ating tuyo. Ngayon, meron akong 3 cloves of garlic. Ay, 4 pala. Pero maliit kasi yung dalawa, kaya 4. Ang kailangan, pisain muna natin mabuti at ating babalatan. Katapos natin mabalatan ay ating ihiwa sa maliliit. At isunod na natin yung ating sibuyas. Balatan natin, saka natin ihiwa. At isunod natin yung ating tatlong malalaking hinog na kamatis. Yung hindi talaga overripe. Yung tamang-tama lang sa pagkahinog para masarap talaga kainin. Tanggalan natin ang ulo tapos hiwain. At ating ilalagay sa lalagyan para isahin na lang natin. Ngayon ay ang panghang. Kaso lang kunti lang ilalagay ko ngayon. Kasi mayroon kasing hindi kakain talaga ng super anghang. Kaya tatlo lang ang ilalagay ko para maanghang lang ng kunti. Tapos hihiwain natin sa gitna para bibigay yung kanyang anghang. Ngayon, ilagay natin sa isang lalagyan para sa pagluto natin ay madali lang. Ngayon, ay mag-umpisa na tayo sa pagluluto. Kailangan painit na natin yung ating kawali. Tapos,
Pagkainit na yung ating kawali ay lalagyan na natin ng mantika. Pero medyo damihan natin ang paglagay ng ating mantika ngayon dahil marami tayong gagamitin na kamatis. At yung kamatis ay sisipsipin lang yung ating mantika. Dahil init na, ilagay na natin ang ating bawang at i-prepare na ang ating sibuyas. Pagkaluto na yung ating sibuyas ay ilalagay na natin itong ating kamatis. Haluin muna natin para pantay ang pagkaluto ng ating bawang at sibuyas. Ngayon dahil luto na, ilagay na natin yung ating kamatis. Super sarap ang kamatis na ito dahil hindi siya overripe. Tamang-tama lang talaga ang pagkatunog at mga malalaki. Kaya marami talagang sauce na makukuha nito. At ito ang nagpasarap ng ating siyo. Yan. Kailangan na talaga maraming kamatis at haluin natin para talaga maluluto yung ating kamatis. Ayan. Dahil luto na, kaya ilagay na natin yung ating luto o pritong tuyo or daing. Ayan. Tapos, i-mix lang natin sa ating sibu ay kamatis o sa ating mga sahog para talaga yung lasa ng ating mga sahog ay mapupunta sa ating. Ngayon, dahil tapos na, lalagyan natin siya ng ating seasoning na Ajinomoto. Ano kung di lang, huwag lang masyadong marami. Ajinomoto? Baka naman, meron dyan. Ah, wala na may banal lain. Lalo natin. Ah, di pa kusgan ko lang kanila. Yung lasa ng ating lang. Tapos haluin natin at ilagay natin yung mga kamatis sa ibabaw. Sip-sip yung atas ng ating kamatis. Tapos ihalo na naman para mapupunta na naman kung lamang yung mga kamatis para kuha talaga ang lasa ng ating kamatis sa ating tuyo. Ayan, luto na. Kaya ililipat na natin sa lalagyan para tayo'y kakain na. Ayan o, oh, ang ganda diba? Siguradong napakasarap yan. Kaya, huwag na tayo magpatagal kasi naglalaway na kayo dyan. Diba? Luto na mga ka-flavors! Ang bango, super bango! Medyo maasim at anghang-anghang konti. Kaya, alam mo na, pag maanghang konti, masarap diba? Ngayon, dahil nagtatakam na ako sa kapag-tikiman, kaya, tikiman time! Ay, wala. Dahil walang sabaw, kaya itong kukunin ko. Alam nyo naman si Flavors mahilig sa gulay. Kaya ito. Ayan o. Oh. Ang sarap mga ka-Flavors. Ayan. Dahil ito ang highlight natin, kaya kukunin ko itong isa para matikman natin, ha, mga ka-flavor. Ayan, itong titikman ko. Siguradong naglalaway talaga kayo. Kaya, kain na rin kayo pag kumain ako, ha. Ayan, ha.
Wow! Sarap mga ka-flavors. Siguradong ubos na naman ang kanin ko nito. Ayan ha. Nawala ang alat niya. Kasi sinisip-sip sa kamatis. Ang sarap talaga mga ka-flavors. Maglalaway yata kayo eh. Ha? Sana nakuha nyo kung paano ko ito ginawa or niluto. At kung nakuha nyo na, syempre, sasarap na rin yung pagkain nyo. At marami na rin makakain yung mga kakainin mo. Sana naman nagustuhan nyo ang video. Paki-like naman. At mayroong share. Paki-share na. Para makikita sa lahat ng mga friends nyo, ang lahat ng mga nakikita at nalalaman nyo. Siyempre, huwag kalimutan paki-subscribe. May bell sa gilid. Yan, pindutin na. At diretso na hit yung all sa itaas para ma-notify kayo sa lahat ng bagong upload ko. Kaya mga ka-flavors, thank you for watching. See you next vlog. Bye!